Pag-i-install ng outlet at ng ilaw sa isang circuit breaker, paano ito ginagawa? Narito ang set ng wiring. Ito ang supply galing circuit breaker. Ito ang line at ito naman ang neutral. At ito naman ang wire galing receptacle. Ang wire naman na ito ay galing sa ating switch. Ngayon, ito naman ang magiging supply natin papuntang kabilang junction box para mag-supply sa mga outlet. Ito naman ang neutral sa switch. At ito naman ang neutral natin sa supply papuntang kabilang junction box. At ito naman ang neutral sa receptacle. Ngayon, yung mga neutral na ito ay kukonek natin sa neutral galing circuit breaker dun sa supply na i-connect na natin. Ngayon, yung line natin papuntang kabilang junction box at yung line dun galing sa switch, kukonek natin dun sa line galing circuit breaker na i-connect na din natin. Ngayon, yung return wire natin na galing switch at galing ilaw, pagkukonektahin natin na i-connect na rin natin. Ngayon, meron na rin tayong supply sa kabilang junction box. Ngayon, yung mga neutral natin sa magkabilang outlet, i-connect natin sa neutral ng supply. Nakakonect na siya. Ngayon, yung mga line ng outlet, i-connect natin sa line sa supply. Nakakonect na rin ang line. Bali guys, ganyan ang ginagawa pag pinagsasama ang mga ilaw at outlet sa isang circuit breaker. Ganun pa man, di namin ito recommended sa inyo kasi ang ayon sa PEC, dapat hiwalay ang ilaw doon sa mga outlet. Kadalasan ang ginagamit ng circuit breaker dito ay 30 amperes. Pag ganito guys ang settings, asahan na natin na hindi na gumana ang overload dito kasi masyadong mataas yung circuit breaker. Pagka ang gamit natin ay number 12 na electrical wire. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang computation kung bakit hindi nagagana ang overload. Ang maximum load ng 30 amperes na circuit breaker ay 6,900 watts. At ang dapat lang na i-regulate nito para maging normal ay 80%. Ang 80% nito ay katumbas ng 5,520 watts. Ang number 12 na electrical wire naman, ang maximum load ay 20 amperes. At ang katumbas nito ay 4,600 watts. Ngayon, pagka naabot ng number 12 na electrical wire, ang maximum load nito na 4,600 watts, yung circuit breaker na 30 amperes ay hindi magsha-shutdown. Kasi nga, yung 4,600 watts na maximum load ng electrical wire, pasok pa sa normal na kayang i-regulate ng 30 amperes na circuit breaker. Ayun guys, delikado ang ating wire pagka nagkaroon na tayo ng rep tsaka aircon. Tapos ang gamit natin 30 amperes na circuit breaker. Hindi ma-adapt ng 30 amperes na circuit breaker ang overload sa number 12. Kasi nga, pasok pa ang number 12 sa kayang regulate ng 30 amperes na circuit breaker. Ang recommended namin sa inyo ay gumamit kayo ng panel box na may 4 branches para maihiwalay ang ilaw sa outlet. Guys, sana nagkaroon kayo ng idea sa video ito. Salamat sa panonood.